So ngayon, bakit ganun mga Luz, mga idol, na hindi sabay na naupod ang ating brake pad? So yun yung papaliwanag ko sa inyo. So ang naging cause dito, ayan, so magandang araw mga Luz, mga idol. Ayan, so merong Toyota Innova dito, nagpa PMS. So nag-change oil tayo, Toyota Innova 2.0G. So manual transmission mga Luz, mga idol, gasoline engine, ayan. So may share lang ako sa inyo dito mga Ludi, dahil meron akong nakita rito na problema. Ayan, so ilawan natin. So nag-PMS tayo, so nag-backlash tayo lahat ng gulong. So yung mga gulong yan, nilinis natin, chinick up natin yung kanyang mga brakes, brake lining, sa likod na gulong at dito sa harap. So ngayon, andito tayo sa harapan mga Ludi. May papakita ko sa inyo mga Luz, mga idol, na explain ko kung bakit ganito. Dito sa ating rotor disc, so may brake pad yan. Yun yung nagpapatigil dito sa ikot ng ating rotor disc para pumreno or tumigil. So pag tinapakan natin yung preno, so yung ating brake master, magpapump yun ng fluid, bubomba niya yung fluid papunta dito sa ating caliper. So yung ating caliper naman ay may piston yan. So itong piston ay lalabas yan. So itutulak niya naman itong, pipigain niya itong brake pad na ito. Yan. So siya naman nagtutulak dito. Tapos pagka nadiin niya ito, pagka na-press na niya itong brake pad na ito, itong ating caliper naman ay mag-i-slide naman siya papunta ron sa loob. Kumbaga ganyan. Yan siya mga Ludi. So yan. So pagka tinulak na nung piston yung brake pad doon sa loob, ito namang caliper natin ay mag-i-slide naman siya papunta doon sa loob para naman i-press niya yung brake pad dito sa labas. Kung nakita niyo tong brake pad na ito. So ngayon, punta na tayo sa i-explain ko sa inyo. Ayan. So kung makikita niyo mga Luz, mga idol, so tanggalin ko tong brake pad dito sa loob. Ayan siya. So makapal pa siya mga Ludi. So ito yung bakal, yung kalahati. Ayan yung kanyang brake pad, pinaka asbestos niya. At dito naman sa brake pad na nasa loob, tatanggalin ko rin. Ay, brake pad pala nasa labas mga Ludi. Ayan siya, nakita nyo. Ayan. Ayan siya mga Ludi. So focus natin. Kung i-compare nyo mga Luz, mga idol, yung dalawang brake pad, itong brake pad na galing sa labas ay mas manipis. Ayan siya. Mas manipis siya compared dito sa brake pad na galing dito sa panloob na part. Itong isa, itong mas manipis, galing naman dito sa panlabas na part. So ngayon, bakit ganun mga Luz, mga idol, na hindi sabay na naupod ang ating brake pad? So yun yung papaliwanag ko sa inyo. So ang naging cause dito mga Luz, mga idol, kapag ganito na hindi sabay, ang pagkaupod ng ating brake pad ay merong stuck up. Either itong ating piston or itong ating slider pin or itong slider pin bushing mga Luz, mga idol. Makikita nyo, ayan. So ang ating caliper, pagka nakakabit dito sa ating bracket dito mga Luz, mga idol, ay nag-i-slide yan dito sa bushing na ito. Kung nakikita nyo mga Luz, mga idol, ayan. So bushing yan, dalawa. So kapag itong bushing na ito ay ayaw na gumala, kung nakita nyo, kahit i-press ko, dapat mga Luz, mga idol, pag prenes mo to, so pag pwersahin mo, dapat uusad man lang siya lalabas sa kabila. Ayan mga Ludi. So pukpukin natin. Nakita nyo, so magbabago lang yan pag pukpukin ko. Ayan, so pinukpok ko, hindi pa rin gumalaw. Ganun din sa taas. Ayan. So ito yung naging cause mga Luz, mga idol, kung bakit hindi pantay ang upod ng ating brake pad. Kapag yung ating brake pad ay ang unang naupod ay yung andito sa part na sa labas, tulad nitong tinanggal natin, ang stack up mga Luz, mga idol, ay ang ating slider pin bushing. Pero kung ang ating brake pad naman ay yung panloob, ang siyang unang naupod at mas makapal dito sa labas, ang possible naman na stack up ay yung ating piston. So kung ma-stack up dyan sa dalawa, ay ganun nangyari na may unang naupod at hindi sabay. So possible pa, iinit siya mga Luz, mga idol. So dapat nilulubricate natin to. Yan. So babaklasin natin yan, tatanggalin natin dyan sa lagayan, tapos a-applyan natin siya ng grasa na nag-i-slide siya na nakakamay mga Luz, mga idol. Pero dito, yan o. Ayan, so ayaw makatulak. Dapat pag kinamay natin yan, pag well lubricated yan, alaga sa grasa yan, dapat lalabas na yan dun sa kabila. Tatagos yan dapat. Dahil nakasuksok lang siya sa rubber mga Ludi. Ayan. So sa rubber lang siya, nakasuksok. Dapat pag diniinan mo yan, lumabas doon. Ibig sabihin, goods na goods ang lubrication. Na may maintenance yung kanyang slider pin. Pero dito, wala mga Ludi. Kaya ganon na hindi pantay ang upod ng kanyang brake pad. Ayan siya. So yung panlabas, upod na yung panloob, makapal pa. So dito nagkaroon ng issue sa kanyang slider pin. Pero dito sa ating piston, sa tingin ko okay pa naman to. Dahil okay naman yung ating brake pad panloob. So ayun mga Luz, mga idol, sana nagkaroon kayo ng idea. So kapag ka ang unang naubos ay yung brake pad dito sa labas, dito sa part,
ang stock up, yung ating slider pin bushing or mismong slider pin. Pag yung brake pad naman andun sa loob, ang unang naubos at makapal yun dito sa labas, ang possible naman na stock up mga loads mga idol ay yung ating piston. Kailangan na yan linisin, baklasin, lihain kung kailangan, pero kung kailangan ng palitan, palitan na mga loads mga idol dahil nagkakaroon din yan ng kalawang dito sa loob niyan pag pinasok ng tubig. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea mga loads mga idol, naliwanagan kayo kung may katanungan sa isip nyo bakit hindi sabay na naubod ang ating brake pad. So hindi lang applicable to mga loads mga idol dito sa sakyan na ito, applicable din to sa mga motor dahil may mga motor na rin akong nagawa na ganun ang issue. So hindi sabay pag may nauunang naubos at naiwan yung isa, possible mga loads mga idol may stock up talaga dyan. So yun muna, so salamat sa panonood mga loads mga idol, sana pa like and share, subscribe naman sa ating YouTube channel Hajid Works TV. Maraming salamat mga loads mga idol.